Praise God, inibitahan po namin ang bawat isa na tayo po lahat ay gumapo na po sa lugar na ito. Tayo po ay magsisimula na po siya ng bawat pagpulit sa ating Panginoon. Makapag-iandahan sa Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name and we will exalt your mighty name on high this day, Lord. Hallelujah. Oh Jesus, we enthrone you. We enthrone you. Jesus, we enthrone you.
We praise your name, O God. Hallelujah. Father God, sa umagang ito, Lord, muna yung Diyos na rin ko kami pakurihin at sambahin, Lord. Kaya naman naman, bago kami lumapit sa biyaya sa umagang ito, Lord God, tunay, Lord, nalinisin mo kami mula ulo hanggang kalampakan. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na gawa namin, hayag man o hindi, Panginoon. Sinasadya man o hindi, Lord God. Tunay, O God, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, alam namin, Lord, pupuri kami at sasamba sa iyo. Tunay, Diyos, samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na yung presensya, Panginoon. Maging, Lord God, ang mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Tunay nga, O Diyos, ingatan mo sila, idako mga kanilang panyapak sa lugar na ito upang patuloy ka namin sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Maging ang lingkod mo, Lord God, na gagamitin sa umagang ito, O Diyos. Tunay, Lord, ang salita mo lamang ang ibaba mo sa kanyang buhay, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw magsalita sa kanyang pamilya. Itago mo siya sa iyong likuran. At patuloy, Lord, na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Dinasamba kita at pinupuri, Panginoon, sa oras na ito. Maging sa praise and worship namin, tulungan mo sila, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming masamba sa umagang ito. At, Lord, gumawa ka ng hima na mga dagkilang bagay, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, naniwala kami sa aming pag-uwi, daladala namin ang iyong pag-ibig na nagmumula sa iyo. Daladala namin, Panginoon, ang iyong mga salita na ibaba sa amin sa umagang ito, O God. Tunay, Lord God, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Forever and ever, forever and ever. You are my love in my life.
Thank you.
Heaven.
You.
YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Kayo pong mga nakikinig at nanonood, naka-live stream po kayo, no? Paki-watch party rin para yung mga friends ninyo ay makapanood din naman. I-share din naman ninyo ang video ito sa iba. Pero kasabay po ng inyong pakikinig at panonood, live po ito. Ito po ay actual service, pengin ng mga alkohol. Ito po ay actual service ng Kingdom of Jesus Fellowship International Main Church dito po sa Marikina City. Yan. Every Sunday tayo ng 10:30 ng umaga. Yan, every Sunday tayo ng 10 ng umaga pala. At saka every afternoon 2 p.m. Yan. Sunday, 10 a.m. in the morning and 2 p.m. in the afternoon here at number 6060 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Take it down, isulat po ninyo. Number 60 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Boundary ng Santo Niño, Paliparan. Ito ay, ang landmark natin ay Rusty Lopez Department Store. Yan. Yan. At kapag nag-waste kayo, lalabas yung Kingdom of Jesus Learning Center. Yan. Maliwanag ba yun? Kapag kayo ay nag-waste, lalabas ang Kingdom of Jesus Learning Center. So, number 60, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, boundary of Santo Niño, Paliparan. Ang ating landmark ay ang Rusty Lopez Department Store. At ang ating Sunday service is 10 a.m. in the morning and 2 o'clock in the afternoon. Pero napakainit dito sa akin na wala akong hangin. Yung iba ay ito, pakibukas natin ito para gumana. At yung isa roon ay pagganahin pa natin. Yan, tulungan natin si Lolo Eric para gumana lahat ng mga dapat gumana. At ako ay malamigan ng konti. Yan. Napansin ko na yan nung nagdaang Sunday pa. Pero hindi lang ako nagsalita. Pero ngayon ako yung nagsasalita na. At baka mamaya matunaw na yung makeup ko. Hindi na napatingin eh. Wala akong makeup. And siguro wag mong harangan yan. Baka pwede nating buksan yan. Kung magagawa natin. Bukas ba? Yan. Kung bukas siya, wag mong harangan. Hilain mo yung electric pan papunta rito. Kasi maaharangan yung hangin yan. Yan po. Yan. Very nice. Praise the Lord. Taas mo kaya ng konti para tamaan naman ako ng hangin. Yan. Glory to God. Praise the Lord. Yan. Commercial yun. Commercial. Kaya yung mga ano, tulungan natin si Lolo Eric, ha? Tulungan natin. Nasabihin natin kay Lolo Eric, Lolo Eric, kumain ka sa oras. Yan. Tapos tulungan talaga natin siya. Yan. At huwag nating asahan lamang si Lolo Eric. Matagal na natin nasahan yun. So, once again, welcome to That's Say the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon and the KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. While you are watching and listening out there, please have a watch party. Share these videos to your friends so that they will also be blessed by God. And not only that, please jot down the revelation. Yan.
Get your Bible and your notebook and your pen and jot down the revelation. Paulit-ulit kong sinasabi, no, lahat po ng mga kapatiran natin, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po, mag-live stream po kayo, makinig, manood po kayo, tapos listan ninyo. Wala na kayong iba pang ituturo, kundi ito na yun eh. Huwag na kayong maghanap pa ng iba pang ituturo, ito na po yun. At huwag na tayong search ng search sa ano pa mang FB, YouTube, so sa social media, sa internet ng ituturo at isishare natin. Ito na po yun. Nakikinig pa po ba tayo? Nagkalat po ang mga maling mga aral, nagkalat po ang maling tagapagturo, eh mali-mali naman. There are plenty of false teachings and false teachers. No, kagaya nung tinuro ko last Friday, any human teachings and plans will not prosper. It means it will be destroyed. Any human plans and teachings shall not prosper. Won't prosper, it means it will be destroyed. Kaya lahat ng mga kapatiran, especially yung mga pastor at pastora natin, mga leader natin humahayo, wala na kayong ituturo, kundi ito na po yun. Amin po ba? Ang gagawin na lamang ninyo ay inyong ipapag-pray, papayuhan ang mga attendee natin saan mang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag na kayong mag-aksayapan ng oras, search kayo ng search sa mga YouTube, sa Facebook, sa internet. Nagkalat ngayon ang Hyper Grace Preaching ni Joseph Prince, no, yung mga G12 ni Castellanos na nung una nag-trend, viral. Ngayon, wala. Watak-watak, yung mga requiring, mga ganyan. Hindi po yan, mga minamahal. At tapos may mga nag-prophesy, mananalo raw si Trump. No, kaya hindi naman nanalo. Yan ang sinasabi natin eh. Kasi ang hilig kasi ng maraming Kristiyano at mga pastor at pastora, search nang search sa YouTube, sa FB, sa internet. Tapos yun ang pinagpapanood, tapos ito yung pinagsishare. Mali-mali naman. Napakarami, many preachers prophesied that Trump will win and yet Trump lost. Oh, you see? Oh. Hyper Grace Teaching, G12, Chrislam Preaching, so many preaching. Kaya nga po, minimit natin yung mga kapatiran nating mga pastor buong Pilipinas at buong mundo. Medyo nalilimitahan lang tayo ng pandemya, kaya hindi tayo nakakarating sa maraming lugar at maraming dako. Glory to God, but despite of pandemic, tuloy-tuloy po yung ating pong ministeryo. Amin po ba? So get your Bible and your notebook and your pen and jot down the revelation. And glory to God. Lahat po ng mga kapatiran natin, lahat po ng mga pastor at pastora sa body of Christ, wala na po kayong ituturo, kundi ito na po yun. Huwag na po kayong maghanap pa po ng ituturo. At huwag na po kayong maghanap pa ng mga totoong lingkod ng Diyos na mangunguna sa body of Christ, ito na po yun. Do not look for any man and woman in the body of Christ that will bring the church and the Philippine Island and the nations of the world into their high calling and perfect destiny in Christ, Jesus Christ. This is it. Ito na po yun. You know, the body of Christ are looking for leaders. And this is it. The body of Christ are looking to whom, sino ba ang kanilang susundan. And this is it. Ang body of Christ ay naghahanap ng mga aral at turo. No, ito na po yun. Do not look after any preaching and teaching. This is it. Do not run after the false teachers. This is it. Amen po ba? Pakisabi natin, ito na yun. Sabihin mo sa sarili mo, ito na yun. Sabihin mo sa katabi mo, ito na yun. Kaya yung mga sinishare at mga pinopost nyo niya kung ano-ano dyan eh, itigil na po natin yan. Ito na po ang ating ipost. Ito na po ang ating ishare. Amin po ba? Yung mga group na sinasalihan natin, mga finoform natin, pakibuwag na po natin lahat yan. Yan. Nakikinig pa po ba tayo? Let us erase and remove any groups that we formed. Diretsahan ko na pong sinasabi sa inyo yan. Paliwanag na po yan. Naunawaan po ba ninyo na si Kristo pag nangaral siya patalinghaga, di ba? Sa mga pag nangaral siya, di ba? Tama ba? Yan. Pero si Kristo direkta sa mga alagad, di ba? Ayaw niya nang paikot-ikot, ayaw niya nang paliwiligoy. Kaya Jesus Christ is coming any moment. Not soon, not very soon. Jesus Christ is coming any moment.
So we have to be in the truth. We have nothing to do with the truth, but to accept the truth, stand for the truth, and fight for the truth. 2 Corinthians 13.8 Ayan, 2 Corinthians 13.8 Ano pa lang yan, ha? Pasakalye pa lang yan. Intro pa lang yan. Hindi pa yan ang mensahe natin, ha? Hindi pa yan yung mensahe natin. No. The Bible declares that if a blind man will lead blind persons, no, they will both fall into the pit or ditch. Hukay. Kapag ang isang bulag ay umakay sa kapwa bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. Glory to God. Yan. Yan po yung sinasabi po ng Matthew chapter 15. Yan. Naunawaan po natin. Yan. If a blind man, no, will lead another blind, then they will both fall into the ditch, into the ditch or a pit. Hukay. Naunawaan po ba natin? Yan. At ang sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 15, 13. 1 Corinthians 15:13. Yan. 1 Corinthians 15:13. Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted out. Kapag ang mga pananim daw na hindi naman ang Diyos ang nagtanim, bubunutin daw ng Diyos yan. At si Jeremiah ay tinawag, pinili ng Panginoon para bunutin yung mga hindi sa Diyos. Yan, naunawaan po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, before you were formed, Jeremiah 1:4, before you were formed, Jeremiah 1:5, before you were formed in your mother's womb, I choose you as a prophet. Yan, to the nations, naunawaan natin. Dapat natin itong maintindihan, dapat po natin itong maunawaan eh. Kasi alam po ninyo, marami talagang nagtayo ng church, hindi pinatayo ng Diyos. Nagtayo ng religion, hindi pinatayo ng Diyos. Many established a church, a religion, but God did never commanded them. At marami ay nagpaordina at sila ay inordinahan. God is not the author. Naunawaan po ba natin? They form a coalition, a movement, or an organization, but God is not the author. They prophesy, they teach, naglabas sila ng kung ano-anong turo, pero hindi ang Diyos yun. Laging may trending eh. Pag trending, takbo ang mga tao ron eh. Kasi viral eh. Pagkatapos yun, wala na naman. Lumabas si Rick Warren. Yung preaching ni Rick Warren, wala namang malalim na repentance yun eh. Wala rin preaching ng evil sa iba idolatry, di ba? Kaya pati Katolik, pinag-aaralin ka Rick Warren. Pero ngayon sa Rick Warren, Krislam. Lumabas yung mga G12 ni Castellanos. Nabasa ko yung libro ni Castellanos eh. Nakasentro lahat sa kanya at saka sa asawa niya, hindi kay Jesus. G12, trending, viral. Takbuhan yung mga tao ron, takbuhan yung mga church ron, pati mga pastor. Ngayon, G12 ngayon, nagakandawasakwasa. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagsimula ang mga apostles, 12. But after 12, 70. Pataasan ng pataas. They did not remain in 12. So G12 is not biblical. Naunawaan po natin. They started from 12. Then another 70. Then palaki ng palaki. Kaya yung mga turo ng G12 na 12 lang. Pagkatapos, pag may sumobra, hatiin yan, 12 uli. Ano yan, pichapay? Palaging mihetean. Ito ang masaklap. Maraming pastor at pastora nadadalir yan. Noong umaten ako ng District 2, when I attended the District 2 Fellowship, or Pastors Fellowship, I was shocked. Because these pastors, they were Trinitarian before. Nasa Trinity sila noon. At nagulat ako, mga oneness na, mga manifestation na, nasa grupo na ni Branham. Gulat ako, nasyak ako. Eh kasi itong mga pastor lang ito, hindi naman ito tinayo ng Diyos, hindi naman ito tinawag ng Diyos, wala naman itong mga mandate eh. Amen po ba? Dapat nating maunawaan yung calling, yung mandate eh. Yung calling, ano ba yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos? Yung mandate, ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kagaya ni Jeremiah, si Jeremiah prophet. At hindi lang siya prophet to the nation siya. At ang trabaho niya, bunutin yung mga mali at itayo yung tama. That is the mandate. Amen?
Naunawaan po ba natin ito? Ito pong pinag-uusapan natin, this is not evangelism. This is not soul winning. Ito ay about the maturity, about perfection. Ito ang pagkakamali ng maraming body of Christ. 1988, nagpalabas ng darating na si Kristo. At ang pinaka-author niya, nang alam ko yung Christian life eh, hindi ako nagkakamali. Tapos yung Christian life, wala na, bumagsak na sa pananampalataya, mali na. At kasama pa rin yung artistang si J.C. Bonin, yung sa Baguets. Oh, bandang huli, wala na, mali na yung aral. Tapos sa November 28, 1998 yata yun, nagpalabas na naman yung mga Koreano na darating na naman si Kristo, marami na namang pastor at pastorang sumama na naman dito. Hindi naman dumating si Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nakikiusap po ako sa body of Christ na ako, nakikiusap po ako mismo sa inyo. Manood kayo sa YouTube. Ang dami-daming nag-prophesy, Pilipino, tsaka taga-ibang bansa, mananalo raw si Trump. Si Trump, talo! Isipin mo yun. Naunawaan mo ba natin? Sabihin mo sa katabi mo, ito na yun. Ang hina naman ng boses mo. Tayo na yun. Oo. Kaya, nakakaawa yung maraming sister, maraming brother, na makadampot lang ng mga bersikulo, hagis ng hagis, makabasa lang ng kung ano-ano, share ng share, post ng post. Hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan yung ginagawa mo eh. That is a sign of immaturity. Oh. Nung pinangaral ko yung aral na in the midst of poverty, in the midst of pandemic, in the midst of crisis, God can make us very wealthy. Hindi sila naniniwala. Kasi ang akala nila, sa gitna ng kahirapan, hindi ka kayang payamanin ng Panginoon. Basahin niyo si Abraham. Abraham, chapter Genesis 12 and 13. Abraham, Genesis 12 and 13. Chapter 12 and chapter 13. And Isaac, in the book of Genesis, chapter 26. Makikita mo, sa gitna ng kahirapan, pinayaman sila ng Diyos. Amen? Sa gitna ng pandemya, dumating yung luxury car ko eh. Amen. Sa gitna ng pandemya, di ba? Sa gitna ng pandemya, di ba, nagkaroon tayo ng Ministry of Compassion, tama? Amen. Ang dami nating pinamigay, popsicle, banig, food pack. Sa gitna ng kahirapan yun, hindi tayo ang tinulungan, tayo ang tumulong. Amen. Amen. O, palakpakan natin si Lord. Iyan ang proof na tama tayo, natutuo tayo. Oh. Many will say, what are your proofs? That you are in the truth. The Bible declares, you shall know them by their fruits. You shall know them by their fruits. Genesis 26 verse 12. And Isaac sowed in that land, and reap in the same year 100-fold. The Lord blessed him, and the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. Pakisabi, very wealthy. Hindi lang po yumaman si Isaac. Sobrang yaman niya. Nakikinig pa ba tayo? Sobrang yaman niya. Kailan naganap yun? In the midst of crisis, in times of crisis. In the midst of crisis, in times of crisis, God made Isaac, very wealthy. Not just wealthy, I tell you, very wealthy. Amen. Genesis 12, Genesis 13. Makikita mo nung si Abraham pumunta ng Egypt, hirap-hirap niya. Paglabas niya ng Egypt, ingyaman-yaman niya. May crisis, nasa crisis siya noon. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Listen very carefully, body of Christ, Philippine Island, and the nations of the world, if you want to be saved, no, this is it. If you want to receive your healing and miracle from the Lord, this is it. Yung isang batchmate ko from Zambales, yun ay nagtatrabaho sa isang ospital. Sila ay mga cook sa isang ospital. No, my batchmate residing in Zambales, a cook in a hospital, nag-message sa akin ng madaling araw. Sabi niya, pwede ba please pray for me? Yung una kong test, positive. So another test, swab test, hindi pa sabi,
pag-pray po natin na maging negative. Amen? So nag-pray kami. Tapos nag-message sa akin 2 days ago, negative ang result. Amen! Amen. Amen. So God is a God of healing. Brethren, by the Christ, Philippine Islands and the nations of the world, if you want to be saved, this is it. If you want to be healed and to receive miracles from the Lord, if you want to be blessed and if you want to be promoted, if you want to be used by God mightily effectively in this final hour, if you want to be used by God more mightily effectively in this final hour, this is the right ministry. Nakikinig pa po ba tayo? Naunawaan po ba natin? Glory to God. So, jot down the prophecy in the book of sa aklat ng Deuteronomio. Sinasabi na paano mo malalaman na ang isang propeta ay totoong propeta nga? Kapag yung mga sinasabi niya hindi nagkakatotoo, false prophet siya. Amin po ba? If a prophet prophesy and it did not come to pass, then he is or she is a false prophet. Amin po ba? Naunawaan po ba natin yun? Kapag ang isang propeta raw ay nagsasabing propeta siya, tapos nagpa-prophesy siya, pero hindi naman natutupad, ang propetang iyon ay hindi totoong propeta. Naunawaan natin, hindi daw totoong propeta yung propetang sinasabi niyang propeta siya. Amin po ba? So dapat ang mga prophecy ay natutupad. Pag hindi natutupad, false prophet yun. Nakikinig pa ba tayo? Noon, pinaprophesy ko, pupunta tayo ng radyo, pupunta tayo ng television, pupunta tayo ng buong mundo. Parang hindi totoo. Pero totoo lahat, di ba? Amin po ba? Nangyari po ba? Opo. Deuteronomy 18. Deuteronomy 18. Verse 22. Deuteronomy 18, verse 22. Deuteronomy 18, verse 22. And Amos 3:7 it says, Amos 3:7 it says, Amos 3:7 it says, no. The Lord will reveal his secret plans to the prophet first. Ang gagawin ng Panginoon bago niya i-reveal yung secret plan niya, He will reveal it first to the prophet, the true prophet of God. What I am saying, brethren, is this. You are in the right ministry. You are in the right program. We are preaching the truth and we are prophesying that will come to pass. Yan. Amos 3:7. The Lord will do nothing unless He reveal His secret plans to His servants, the prophets. Amos 3:7. Bigyan ko lang kayo ng konting ideya kay Amos. Si Amos po, ano lang yan? Shepherd man lang yan. Pasto lang yan eh. Pasto lang yan. At nagpa-prophesy siya. Sabi ng mga tao sa kanya, ba't dito ka nagpa-prophesy? Di ka nalang magpastol ng tupa mo. Or siya lang ay farmer, ganun. Anong sabi niya? Wala akong magagawa eh. Inutusan ako ng Diyos para mag-prophesy. Amen? I can do nothing but to prophesy because God commanded me to prophesy. Ganon din ako, ganon din ang Kingdom of Jesus Fellowship. We are commanded by God, we are ordained by God to preach the real salvation of Jesus, to bring healing and miracles to the world. To let the world experience the goodness of God and bring the world to their high calling and perfect destiny in Jesus Christ. Kaya pag kayo ang kaharap ko, usapang leader ng iglesyang ito. Pag kaharap ko yung mga unbeliever, usapan naman na patungkol naman sa kanilang kaligtasan. Pagkausap ko naman yung mga pastor at pastora, ibang usapan naman yun. Para sila ay gabayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nagugulat na lang kayo sa FB kung saan-saan ako nandoon. Minsan nakikita nyo, nandito ako nangangaral. Minsan kung saan-saan akong lugar, nakikita nyo. Minsan ang kasama ko, mga frontliners naman. Minsan nakikita nyo, nasa ospital naman ako. Minsan naman nakikita nyo, nagbe-bless naman ako ng mga sasakyan. Di ba? Oh.
Minsan nakikita nyo, nagpipris tayo sa patay, nag-aalay tayo ng bata, nagkakasal tayo, nagugulat na lang kayo. Minsan nakikita nyo, nandito ako sa Pilipinas, at minsan nagugulat kayo, nandun ako sa Israel, nandun ako sa UAE, nandun ako sa Hong Kong, nandun ako sa Thailand, nagugulat na lang kayo. Ano ang palatandaang iyon? Iyon ang palatandaang hinirang ng Panginoon. Amen? Sinugo ng Diyos, hindi bisugo, mandated by God, who has a calling from the Lord and mandated by God. Naunawaan po natin. Sa padaanan ko lang ito ng konti para maintindihan niyo yung calling at mandate, ha? Kasi yung iba hindi naman talaga tinawag ng Lord eh. Many are not called by God, but called by themselves, called by men. But Jeremiah was called by God. Jeremiah chapter 1. Yan. Jeremiah chapter 1, para maunawaan natin itong mag-mature tayo. Jeremiah chapter 1 verse 4. Now the word of the Lord came to me, to Jeremiah, saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. Iyan ang tawag niya. Hindi siya nag-volunteer. Amen? Hindi siya nagpa-ordain. Hindi siya nag-aral ng Bible school or theological seminary. Talagang mismo kinausap siya ng Diyos. Oh. Ako po'y nag-aral ako ng Bible school. Pero hindi yun ang basehan kung na ako'y tinawag ng Panginoon. Amin po ba? Napakarami kong pinag-aralan at tinapos sa paaralang pambiblia. Oh. Dahil nung ako'y na-born again, wala akong ginawa kundi magbasa ng Biblia. After I got born again, I read the Bible day and night. Old Testament in the morning and New Testament in the evening. And I studied in different schools. Kung saan-saan ako umaattend sa pag-aaral ng banal na kasulatan, nakakarating ako ng Baguio. Nakakarating ako kung saan-saan para kumuha ng kurso at mag-aaral. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero hindi 'yun ang basehan para ikaw ay tinawag ng Diyos. Kasi ang dami kong classmate na nakagraduate at mas magagaling pa sa akin, ang kakapal pa ng Bible nila, ang kakapal pa ng kanilang Hebrew-Greek at ng kanilang mga expository books, no? Pero wala, hindi naman sila mga naglilingkod sa Panginoon. Nagtapos, pero hindi tinawag. Para yung kasabihan nilang nagtagpo, hindi itinadhana. Parang ganun. Nagtapos, pero hindi tinawag. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero maraming hindi nagtapos sa Bible school, tinawag ng Panginoon. Like Amos did that, studied in the prophetic school. But he was called by God to prophesy. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh, kita nyo, nainita na si May. Eh, dapat binubuksan pa natin yung mga ibabay, no? Nainitan tuloy si May. Glory to God. So praise the Lord. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. So ano ang calling niya? Propeta siya. Prophet to the nations siya. Amen po ba? Sa verse 9, ituloy na kaya natin. Verse 6, then I said, Ah Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. Yun. Panginoon, huwag mo na akong tawaging maging mga ngaral, huwag mo na akong tawaging mag-prophesy. Hindi ako marunong magsalita, hindi ako magaling magsalita. Lagi naman tayong ganyan, di ba? Pag tinatawag tayo ng Panginoon, iba na lang. Hindi tayo tinawag, hindi ako marunong umawit, hindi ako marunong tumugtong, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong humayo, hindi ako marunong, hindi ako nunong. Yan ang laging sinasabi natin. Amen po ba? We have alibis and excuses. If the Lord is calling us, we are belittling ourselves. We are despising ourselves. Amen. We have poor self-esteem. Do not say, I am only a youth. For to all whom I send, you shall go. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them. For I am with you to deliver you, declares the Lord. Oh. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sasamahan kita, gagabayan kita, babantayan kita. Amen?
Kaya nung 1988, nung pinag-full-time ako ng Panginoon, I am now in my 32nd year as a full-time minister of God. No salary until now. Wala naman akong salary. Yung mga love gifts na binibigyan nyo, doon kami nabubuhay. Pero yung salary, wala allowance, meron, pero hindi sapat yun. This is, I am now on my 32nd year in the full-time ministry. No? When the Lord called me into full-time ministry, the Lord never forsake me, never abandon me. Hindi po kami ginutom ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo rito? Kaya pag na-born again ka, hindi ka mababayaan ng Diyos. Huwag kang matakot. Takot ako sa COVID. Ang dami mong kinakatakutan. Takot ako sa mumu. Ang dami mong kinakatakutan. Pag tinawag ka ng Lord para mangaral, humayong mag full-time, huwag kang matakot. Sasamahan ka ng Panginoon. Amen. If the Lord called you, He will go with you, He will be with you, He will never leave you, He will give you victory. Ayun yun. Kaya ito nga yung mandate ko as an apostle of God, umiikot tayo buong Pilipinas, buong mundo eh. Ano ba yung palatandaan? Ano ba yung marka na tayo, apostol ng Panginoon? Eh umiikot tayo buong Pilipinas, buong mundo eh. Eh kung dito lang tayo sa Marikina, ay barangay captain tayo. Amen. Glory to God. Oh, if the Lord called you, don't be afraid. The Lord can change you. The Lord can heal you. The Lord can provide for all of your needs. The Lord can fight for you. Diba? The Lord can provide the needs of your family. Oh, meron na tayong blessing ngayon. So si Joseph, tapos ng per-sem niya, rookie of the year siya. Si J.I. malapit nang gumraduate, konti nilang, isang kending na lang yun. Si Joshua malapit na rin at meron tayong blessing. Si Joshua, overall honor ngayon sa Ateneo. Isipin mo yung blessing ng Panginoon, full-time ang tatay niyan. Yung minabayad ko, galing sa bulsa mo. Kaya merong kanta, ibigay mo na ang aming love gift. Ibigay mo ang aming love gift. Nakikinig pa ba tayo? Totoo po yun. I am now on my 32nd year as a full-time minister of God. Bali, 34 na yata ako sa Panginoon, no? Nung ako'y... Alam mo, ganito po yun, ikwento ko sa inyo. Yung pinsan ko kasama ko sa inuman, biglang-bigla, hindi na umiinom. Bang, maganda yan, sabi ko. Kaya lang, sabi ko, mahirap. Hindi ko kayang alisin yung bisyo ko. Pero naalis yung bisyo ko, inalis ni Lord. Amen? Amen? Amen. 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 Aalisin ni Lord yung bisyo mo. Yes. God removed my vices. And another thing, God healed me, performed miracle to me. Meron akong ulcer eh. Matindi yung ulcer ko. Meron akong tonsil pharyngitis, ooperahan ako. At meron akong sinusitis, ooperahan ako. Hindi ako nagpa-opera. And God performed miracle to me. You see? Oh, di ba? Oh. Tapos nag-full-time ako. Nung tinawag ako ng Diyos para mangaral, sabi ko, nung tinatawag ako ng Lord para mangaral, sabi ko, Lord, ayoko niyan. Mahirap yan, hindi ko kaya yan. Sabi ko, hindi ako karapat dapat yan, sabi ko sa Panginoon. At saka sabi ko sa Panginoon, Lord, nakakaalis siya ng ambisyon. Totoo naman, di ba? Di ba, kaya ayaw nating mag-full-time, nakakaalis ng ambisyon niya eh. Kaya ayaw natin maglingkod sa Panginoon kasi tingin natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Iba na ang Lord at saka mahirap yan. Pero alam ninyo, nagtatrabaho ako, wala akong kapahingahan. While I was working, I had no rest. Truly, the calling of God is so persuasive, so persistent. I cannot resist the call of God. So, June 1988, I entered the full-time ministry. 88, it was now my 21 na ngayon na, ilan na? 30 ilan na? 33 na pala, no? 33 na. Oh. Kaya pag nasabayin ko na sa Mayo yung birthday celebration ko, 58 na ako. And my 33 years in the full-time ministry. Sipin mo. Nako, ang daming handa nun. Lechong manok, lechong baboy, lechong palaka. Uy, may mga kumakain ng palaka, ha? Nakikinig pa ba tayo? Exotic food. Naalala ko nung kami nasa Thailand,
grabe, crocodile barbecue. Opo, crocodile barbecue. Gulat ako eh, crocodile barbecue. Bili si Joseph, yaka si Jan eh. Crocodile barbecue. Sige, tikman ko ngayon crocodile barbecue. Mga exotic food eh. Naunawaan po natin. So if the Lord called you, no, the Lord will go with you, fight for you, change you, deliver you, rescue you, give you eternal life, heal you, perform miracle in your life, and the Lord will use you more mightily, effectively. Amen po ba? Yan. Verse 9, then the Lord put out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. See, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Ito yung mandate niya. Propeta siya. Pero ang trabaho niya, magbubunot talaga siya ng mga damo. Bubunutin talaga niya yung mga mali. Yung mga maling aral, maling turo, bubunutin talaga niya. At itatayo niya yung tamang aral. Amen? Amen po ba? Mm. That is the mandate. Oh. Behold, I have put my words in your mouth. Alam mo, dami-daming nangangaral. Mali naman inaaral nila eh. Tapos prophesy sila ng prophesy. Hindi naman nagkakatotoo. Amen po ba? So ito ang pakinggan nyo, ang prophecy. Oh, jot down this prophecy. This year, not next year, but this year. This year is a great blessings and is a year of great blessings and great promotions for us. Amen. This year is a year of great blessings and promotions for us. Amen. This year is a year of great rewards for us. Amen. Sulat mo para hindi ka nangangapa diyan. Oh. Makakabayad ba ako? Makakabayad ba ng tuition fee? Makakabayad ba ako sa tubig at ilaw? Kakain ba ako? Makakabili ba ako ng ganito? Meron ba akong pamasahi? Huwag mong isipin yan because this year is a year of great blessings and promotions for us. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for us. Amen? Kanta yun. Hmm. God is a God of impossible. Tama po ba? Amen. God is a God of impossible. Nothing is too hard for Him to do. Makapangyarihan ng Panginoon. Yan ako eh. Pinaniwalaan ko yung Diyos ko. Eh marami hindi naniniwala sa Diyos eh. Aray ko. Agoy. Ang dami kong sakit. Hindi ka naniniwala na ang Diyos mo nagpapagaling? Pautang. Hindi ka naniniwala na ang Diyos mo pagpapalain ka, puro ka utang. Utang ka ng utang. May tao pa ho ba rito, hindi masamang mangutang, pero kung nabubuhay ka na lang sa utang, masama yan. Kasi nabuhay ka na lang sa utang eh. Naunawaan po natin, at mas lalong masama yung umutang ka, hindi ka nagbabayad. Ay, mas lalong masama. It's not bad to lend or to borrow, but if you are living if you are borrowing all the days of your life, that's bad. And more bad if you are borrowing and not paying. Yes. Yun yun. Ang hirap nun. Amin po ba? So, believe that God will bless us more this year. Amen. Believe that God will prosper us this year. Amen. We will go to another country again. Amen? Amen? Another place, another province again. We will buy a new car again. Amen? We will build more churches. Amen? Amen. We will build more beautiful houses. Amen? Amen. Nakakatuwa ang Lord. Maririnig mo yung mga tao, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. Tapos eto tayo, naririnig natin, pagpapalain tayo ng Diyos ng sobra-sobra. May tao pa ho ba rito? Yes. Hmm. Eh, yung iba, post ng mga sa FB nila, nagpo-post sila ng mga taglilibo. Tanungin mo sila, nasaan yung libo mo? Wala naman sa bulsa nila, wala naman sa pitaka nila, wala naman sa ATM nila. May tao pa ho ba rito? Tapos ipopost nila yung mga sasakyan, nakasakay sila. Oy, meron pang kapal pa ng ano, ng lipstick. Oy, kaninong sasakyan yan? Hindi naman sa kanya.
Grabe tayo magpoposta. Hindi na tayo magpopost ng taglilibo, di ba? Pero alam natin marami tayong libo. Amen. Hindi na natin ipopost yung ating mga sasakyan, pero alam natin, sasakyan natin yun. Amen. Hindi na natin ipopost yung mga magaganda nating bahay, pero alam natin, atin yun. Amen. At hindi na natin ipopost ang ating pag-iikot sa buong mundo, pero alam natin, umiikot tayo sa buong mundo. Ang tao pa ba dito? Ay, nung ako'y nasa Hong Kong, akala nila Chinese ako eh. Iniinchik din ako ng mga Chinese sa Hong Kong eh. Kasi akala nila inchik ako eh. Nung ako naman sa Thailand, akala nila Thai din ako. May tao po. Pagpupunta pa ako ng Korea, akala nila Korean ako. Di ba? Ang sayo. Kimchi? Sa lahat ng kamukha natin, Thai people. Na Thailander, Thai people. Kamukha natin yan. Ang pagkakaiba lang nila, mas singkit sila sa atin. Pero, kamukha natin yan. Yung mga Thai people, may tao pa ho ba rito? Kung hindi sa pandemya, nasa Thailand na naman sana tayo. Hindi natuloy eh, pero matutuloy uli yon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. So, brethren, this year is year of great blessings and promotion for us. Great rewards for us. Sino ang tutulong sa atin para mag-excel tayo sa pag-aaral? Yung iba, makapasa kaya ako? Hindi ka makakapasa, mag-o-honor ka! Amen. Amen. Sino ang tutulong sa'yo para mag-excel ka sa pag-aaral mo? Si Lord. Sino ang tutulong sa'yo para mag-prosper yung job mo, yung business mo? Si Lord. Sino ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng magandang bahay? Si Lord. Sino ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng sasakyan? Si Lord. Sino ang tutulong sa'yo para magpakain sa pamilya mo? Si Lord. Sino ang tutulong sa'yo para maikot mo ang buong Pilipinas at ang buong mundo? Si Lord. Pinaniwalaan ko yun. 33 years ago, the Lord told me, go into full-time. Sabi ko, Lord, many preachers are not full-time. Forget them. Go full-time. So I entered the full-time ministry that was June 1988 and it is now my 33rd year in the full-time ministry. And since then, the Lord never forsake me. The Lord never abandoned me. Umikot ako buong Pilipinas at narating ko ang maraming bansa at patuloy pa natin iikutin ang maraming bansa. Ipanalangin po natin totoong lahat po itong sinasabi ko. Isulat ninyo, totoo ito, hindi ito pangbibiro, hindi ito pang-uuto. At nakita naman ninyo, naikot na po natin ng maraming bansa. Naka-line up sana tayo, babalik tayo ng Thailand for conference sana. Hindi lang natuloy bigla kasi nag-pandemic. Pero totoong lahat yun, hindi panghuto yun. Hindi pandaraya yun. Amin po ba? Amen. Oh, naka-ready na yun, nakakasana yun. Yung mga kapatid nga natin, kumuha na ng passport eh. Sabi ko sa mama ngayon, may conference tayo ng Thailand. Opo, sabi naman nila, kaso nag-pandemic, oh. Pero matutuloy uli, babalik tayo ng Thailand. Amen? Amen. At babalik tayo ng Papua New Guinea, Korea, India, Indonesia. Amen? Brunei, Jerusalem, Saudi Arabia, and the nations of the world. Amen? Amen? We will preach the gospel to them. So this year is a year of great blessings and great promotions for us. And this year is a year of great rewards for us. Amen. Do you want to fulfill it in your life? Amen. Gusto nyo bang ito'y mangyari sa inyong buhay? Amen. Kasi maraming nakakarinig ng prophecy, hindi naman ito nagaganap sa kanila eh. Many received prophecies, and yet, it did not materialize in their lives. So dapat magkatotoo sa buhay mo yan. And how, no, it will materialize in your life? Paano bang magkakatotoo? Shall we open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 28? This is the requirement of God. Every blessing has a requirement. Every prophecy to be fulfilled has a requirement. Yan. Anong sabi sa Deuteronomy 28 verse 1? Yan. Basahin ko sa NIV. Deuteronomy 28 verse 1 hanggang verse 13 ito. Deuteronomy 28 verse 1 up to verse 13, this message is entitled Complete Obedience, Complete Blessing. Complete Obedience, Complete Blessing. The Bible declares in Deuteronomy 28 verse 1, it says, if you fully obey the Lord your God, if you fully obey, pakasabi fully obey. Fully. Pag sinabing fully obey, complete obedience. Faithful obedience. Obedience
faithfully. If you faithfully obey, another translation, if you fully obey the Lord, your God, and carefully follow all the commands, follow all, pakisabi all, tanan gabus, all the commands of God, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Itataas ka ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung mga anak ko tinataas ng Diyos sa kanilang eskwelahan. Opo. Kahit saan tayo magpunta, tinataas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pinapakilala, pinupromote tayo, binibless tayo ng Panginoon. People recognize us because of the goodness of God. God is putting us on a pedestal because God is good. Ituloy natin ang pagbasa. Sabi rito, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Pakasabi, all these blessings. Yeah. You will be blessed in the city and blessed in the country. Wherever you go, blessing will follow you. Blessing will go with you. Nakita ko yan, naranasan ko yan kahit saan ako pumunta. Nakikinig pa ho ba tayo? Pumunta kami ng Hong Kong, natataranta yung mga tao ron eh. Kung paano kami aalalayan, susuportahan, pumunta tayo ng UAE, natataranta yung mga tao ron. Kung paano tayo susuportahan, tutulungan, pumunta tayo ng Israel, kahit saan tayo pumuntang bansa. Pumunta tayo ng Thailand, natataranta yung mga tao ron para asikasuhin tayo. Dinadala tayo sa mga magagandang restaurant, halos subuan na nga lang tayo eh. Pagpasok, bago ka papasok ng CR, may magbubukas ng CR sa hotel eh. Akala ko kung sino siya, yung pala, inaalalayan pala ako. This is true. Hindi ko mga kilala yun. Hindi po panguuto yun. Wherever we go, the Lord will go with us, will accompany us, will bless us, will bless us in the city and will bless us in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks, your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. You will not only be blessed but including your mga supling mo, your children. Amen? Your family, your job, our ministry, our business. Oh. Verse 7, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Meron daw lalaban sa atin pero lahat yan talo. Amen? Amen. Hindi nyo ba nakita lahat ng mga nanginis, nang asar sa akin, nang inis sa akin, nang nira sa akin, nang agaw ng tupa natin, nang agaw ng church sa atin, nang huda sa atin. Hindi nyo ba nakita wala naman nagtagumpay? Amen. Hindi naman sila nanalo. At gusto kong sabihin sa kanilang lahat ng mga ninakaw nilang mga tupa, mga churches, binabalik na ng Diyos sa atin yan. Amen. Hindi papahintulutan ng Panginoon na yung mga church na ninakaw ay mananatili sa mga magnanakaw, at hindi papahintulutan ng Diyos yung mga tupang ninakaw ng mga magnanakaw ay mananatili sa mga magnanakaw. Ipukunin ng Diyos yan at ibabalik ng Diyos sa atin yan. Amen po ba? Kaya tandaan ninyo ha, kung may mga ninakaw sa inyo ang Diablo, at ginamit ng Diablo ang sino mang tao, yung mga nawala sa inyo, ibabalik ng Diyos yan. Magugulat kayo. Magugulat kayo. Naalala ko si Joshua nung lumaban siya sa declamation. Alam mo, bulungan ng mga teachers, bulungan ng mga classmates niya, Diyos, ikaw ang nanalo. Pero talo siya. Wala siya. Pero sabi ng mga teachers, Diyos, ikaw ang nanalo. Sabi ng mga students, Diyos, ikaw ang nanalo. Eh, naging popularity contest eh. Pero si Diyos hindi sumuko. Nanalangin, nag-ayuno. Lumaban muli. Lahat ng mga nandaya sa kanya, tumba, talo. Huwag kang susuko, huwag kang aatras. Iyan ang katangian ni Joshua. Hindi yan sumusuko. Laban ang laban yan. Amen? Isama mo siya sa prayer at tularan mo yung katangian niya. Laban ang laban yan. Talunin mo siya ngayon. Hindi yan susuko. Babangon uli yan, magpipray yan, magpapas yan. Talagang hindi kakain. Lalaban talagang muli. Diyos, kain ka na. Hindi, pasting po ako eh. Lalaban uli yan. Paglaban niya, lahat ng mga kalaban niya, tumba. Amen! Sino ang mga natatalo? Yung umaatras, yung umaayaw. Winners will never win. I mean, quitters will never win.
and winners will never quit. Quitters will never win and winners will never quit. Don't run away from the battle. Stay in the battle and God will give you victory. You will see the salvation of the Lord. Makikita mo ang pagliligtas ng Panginoon. Eh kung wala kang pera, utang, paano mo mapapatunayan ang Diyos ang magpapala sa iyo kung naisip mo agad utang? Pag may sakit ka, maisip mo agad, mamamatay na ako. Tawagin ang mga kamag-anakan, huling habilin. Patay ka. Eh, kasi nasa isip mo, negative eh. Oo. Magpa-full-time na ako, magugutom yung mga anak ko, awain ako ng asawa ko. Yung asawa mo nga, nag-uudyok sa'yo mag-full-time ka na. Kasi trabaho ko ng trabaho, hindi naman kayo nabubuhay eh. Tama ba ba rito? So believe that the Lord will fight for you, will go with you, will give you victory. Sabi ng Biblia, the enemy will come in one direction and they will flee in the seven directions. Diyan sila papasok sa pintong iyan, oh, pero lalabas sila sa pitong direksyon. Pati hindi pinto, lalabasan nila sa takot. Amen! Amen! O, kita nyo, lahat ng umataki sa atin, ng kaso sa atin, hindi naman nanalo. Nagtagumpay tayo. May tao pa ho ba rito? Kaya gusto kong sabihin, lahat ng mga churches na ninakaw, ibabalik ng Diyos sa KOJF yan. Amen. Lahat ng mga tupang ninakaw, ibabalik ng Diyos sa KOJF yan. Kasi KOJF yan eh. At ibabalik ka ng Diyos kasi taga KOJF ka. Amen. At tanong ng tanong yung mga iba eh, Saan ba ako? Do you know where I'm going to you? Itama pa ba rito? Sabihin mo sa katabi mo, dito ka pagpapalain ng Panginoon. Sobrang pagpapala ang mararanasan mo. Paano ka mapapagpala? Kasi ang aral, pag ang aral, kahirapan, sakit, pumunta ka ng CCF. Nabanggit ko na rin yung church, pasensya ka na. Ang turo rin ng aral doon, pag may sakit ka, magpasalamat ka. Patay ka! Bakit may pagpapasalamat yung sakit mo? Sakit yan eh! Ang ipagpasalamat mo, kagalingan. Amen. Hindi sakit. Huwag mo ipagpasalamat yung kahirapan, ipagpasalamat mo ang kasaganaan. Panginoon, mahirap ako ngayon, pero pasasaganain mo ako, may sakit ako ngayon, pagagalingin mo ako, makasalanan ako ngayon, babaguhin mo ako. Yun ang ipagpapasalamat mo, hindi may sakit ka. Maling aral yun eh. Sabi nga ng mga pastor na kaibigan ko at makakakilala ko, yung maraming malalaking churches, mayayaman, mga air condition, hindi naman nag-i-evangelize yun eh, nangunguha lang ng tupa yan eh. Sabi nila, hindi ko alam kung gaano katotoo ha, baka sila nakunan. May tao pa ba rito? Kasi nakapunta ako ng maraming lugar eh, napunta ako ng Laguna, turo ako ron eh. Bago ako napunta ng Laguna, ikikwento ko ito, I was in Israel, and the godfather of the J.I. messaged me. My classmate in Bible school when I was studying Bachelor of Theology. Sabi ko, Pastor, nandito pa ako sa Israel eh. Pagbalik ko ng Pilipinas, tatawag na kaagad kita. Pagdating ko ng Pilipinas, right away, immediately, tinawagan ko siya. Anong ating pastor? Yung anak niya na stroke. Sabi ko sa kanya, Pastor, ilagay mo yung cellphone sa tenga ng anak mo. And I will pray for your daughter. Yung daughter niya na stroke. Put your cellphone on the ear of your daughter and I will pray for her. Pinag-pray ko yung daughter niya. Nasa FB yun eh. Pagkatapos ko ipag-pray, pinagaling ng Panginoon. Pagpunta ko ng Victoria, Laguna, to be particular, pagpunta ko ng Victoria, Laguna, ando na si sister, magaling na. At pagkatapos ko mag-preach, revival, iyakan. Si pastor, sa laki ni pastor, ang taba ni pastor. Paglapit ko sa kanya, bagsak si pastor. Oh, sabi ni pastor. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ko pinagmamalaki ang church natin. Pag dito ka nakikinig, umaangat yung pit mo. Totoo naman eh. Pag doon ka nakikinig sa iba, tulog ka. Ah, kailan, anong oras ba ito matatapos?
Oh, totoo. Ay, dito, pag nakikinig rito, talaga yung pit mo, tumatalsik eh. Tapos, pag personal prayer na, iyak ka ng iyak eh. Grabe, anong church ba ito? Ano bang klase ng lingkod na ito ng Panginoon? Bakit ako umiiyak? Hindi ko maintindihan. May tao pa ho ba rito? Hindi naman din po pagmamalaki yan. Totoo po yan. When you attend here, you will cry. You will attend here, you will be blessed. You will be saved, you will be delivered, you will be healed. You will be baptized with the Holy Spirit. You will be strengthened by God. Dumating ka rito ng mahina, lalabas ka, ang lakas-lakas mo. Dumating ka rito ng may sakit ka, lalabas ka, ang galing mo na. Dadating ka rito ng mahirap ka, lalabas ka rito, ang yaman-yaman mo na, ang sagasagana mo na. Darating ka rito ng mayabang, uuwi ka, mapagpakumbaba ka na. Darating ka rito ng chismoso ka, uuwi ka. Uuwi ka, mamasalita ka. Hindi na, binago na ako ng Diyos. You know, your neighbor will be amazed. A member of your members of your family will be amazed, will be surprised because God changed you. Amen. You are no longer that wicked or a deceitful person, sinner. You are now a brand new person in Christ. Amen. Amen. Kaya nga ang kanta natin, ang buhay ko ay paganda ng paganda, di ba? Oh, ganun yung kanta natin eh. Naunawaan po ba natin? Tuloy natin yung pagbasa at malapit na tayong matapos. Kaya imbitahan niyo yung mga kapatid natin, ha? Huwag kang manatili sa bahay ninyo, umaten ka. No, may social distancing naman tayo, kaya nga patuloy yung pagpapagawa natin eh. Tuloy-tuloy pa yung pagpapagawa natin. Isang araw, magugulat tayo, gumano na yan. Hindi po ano, pero gumano na yan at gumano na yan, gumano na yan. Tuloy-tuloy pa yung pagpapagawa natin. Wala pong tigil yan. Eh, dito tayo nitinanan ng Panginoon. Anong gagawin natin? Eh, di pagandahin natin ito. May tao pa ho ba rito? At kasabay nito, yung mga lugar-lugar kung saan meron tayong churches, pagagandahin din natin yan. Kaya yung church natin sa Gimba, Nueva Ecija, sa Paraíso Street, Santo Cristo, pagagandahin natin yan. Lahat ng mga churches natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, pagagandahin natin yan sa Agusan del Sur, sa Cabadbaran City. May mga churches tayo rin eh. Sa iba't ibang churches natin sa buong Pilipinas, buong mundo, ay pagagandahin natin lahat yan. Walang church ng kayo, JF, ang maiiwanan. Lahat gaganda, lahat yayaman, lahat sasagana. Lahat gagaling, lahat maliligtas, lahat mababago. Amen. Lahat magtatagumpay. Amen. Walang iiwanan. No one will be forsaken. No one will be abandoned. All of us will be blessed by God. Amen. Will be changed by God, will be healed by God, will be strengthened by God, will be blessed by God, abundantly will be promoted by God. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kita mo, na-bless ka, ang lakas ng palakpak mo, di ba? Eh, sa iba, pag sinabi ng pastor, palakpakan natin ang Panginoon, sabi, hindi na-bless eh. Nag-ihikab pa yan. At saka hindi nyo napapasin, ito yung ating gayro to, di ba nagmamadali kayo? Eh, sa ibang Diyos, pag yung ating ka ba? Atin na naman, walang kabuhay-buhay. At saka, hindi niyo ba napansin dito, kahit minsan yung preaching, ang sakit, hindi ka nasasaktan, nababago ka lang, di ba? Sana tayo. Verse 7, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in 7. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Kahit saan ka raw pumunta, kahit saan ka titira, pagpapalain ka ng Panginoon diyan. At lahat daw ng hahawakan ng iyong kamay, ibibless ng Panginoon. Amen. I am blessed every day of my life. I am blessed. My hands are blessed. Ooh. My feet are blessed. Ooh. Hands are blessed. Everything is blessed. Ang ganda na mga kantang yun. My hands are blessed. Woo! My feet are blessed. Woo!
Eh, magandang yung mga kanta. Nakikinig pa po ba tayo? Glory to God. Yan, sana ba tayo? Verse 9. The Lord will establish you as His holy people as He promised you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Alam mo, natutuwa ang Diyos na nalalaman mga Kristiyano pinapagpala. Kristiyano ka ba? Bakit ka umiinom ng alak, pinupos mo pa? Kristiyano ka ba? Nagsusugal ka? Ba't nagmumura ka? Kristiyano ka ba? O di ba, hindi natutuwa ang Panginoon, nalalait pa yung pangalan ng Lord. Lingkod ka ng Panginoon, pastor at pastora ka, pero wala kang pananampalataya. Alam mo, listen very carefully. Hindi ko po iniisip na ilang kaya ang makukuha ko sa first fruits. Ilang kaya ang makukuha ko sa tithes and offerings. Hindi ko iniisip yun. Ilang kaya ang makukuha ko pag pumunta ako, humayo ako, at ilang kaya ang mga ibibigay nila sa gawain ng Panginoon. Hindi yun ang iniisip ko. Kunin mo ang sekreto. Para kapag palain ng Diyos, kahit na ikaw ay pastora at full-time, huwag mong iisipin kung magkano ang makukuha mo at ilan ang ibibigay sa'yo. Ang isipin mo, pumunta ka ron, i-bless mo sila. Amen. At pag bin-bless mo sila, sa ayaw mo sa gusto, i-bless ka rin nila. Amen. Hindi ka magiging Judas, hindi ka magnanakaw ng offering, iririmit mong lahat yan, sapagkat nagpunta ka na bin-bless mo sila, in return, i-bless ka rin nila. Amen. Yes! Lahat ng humingi sa akin ng tulong, binless ko, pinagpala ko. Isang araw, ako naman ang kanilang binless. They brought me to Hong Kong, they brought me to Israel, they brought me to UAE, they brought me to many places, pinasakay ako sa magaganda nilang sasakyan, binigay sa akin yung magaganda nilang sasakyan. Eh, hindi ako tumanggi sa kanila nung sila'y nangailangan. Huwag mong tanggihan ang mga nangangailangan. Pangaralan mo, turuan mo, hayuan mo, puntahan mo, kahit mahirap yan, kahit puro putik yan, kahit kalabaw lang ang sinasakyan yan. Alam mo, nararanasan ko, yung pantalon ko ngayon itim, pero yung coat ko puti na may halong gray. Pero minsan, lahat yan puti. Everything, all white. Pero minsan, luhod ako talaga sa presensya ng Lord. Hindi ako natatakot na madumihin yung coat ko. May tao pa ho ba rito? Pag sinabi sa'yo ng Diyos, luhod, luhod. Pag sinabi sa'yo ng Diyos, iyak, iyak. Pag sinabi ng Diyos, dapa, dapa. Pag sinabi ng Diyos, hayo, hayo. Huwag mong isipin, hindi ako pupunta riyan. Mga mahihirap na tao yan, walang offering dyan. Huwag ganun. May tao pa ho ba rito? Magmunting na yung ayos nila. Alam nyo, nung pandemic, hindi ko iniisip kung paano ako makakakuha sa iba. Ang iniisip ko kung paano makakatulong, makakapagbigay sa iba. At nung dumating yung baha, hindi ko iniisip kung paano makakakuha sa kanila. Ang iniisip ko kung paano makakatulong sa kanila. Oh. At nakatulong nga tayo, di ba? Witness kayo? Grabe, itong lugar na ito, apaw na apaw ito. Halos wala na tayong lugar. Dahil punong-puno ito ng relief goods na i-deliver natin. At ang dami sasakyan na pumarada dyan. Manghang-mangay, mga kapitbahay natin. Ang dami namang sasakyan. God is good. Ulitin ko ulit. Paghahayo ka, huwag mong isipin yung tubo. Ang isipin mo, mamuhunan ka. I-bless mo sila. Totoo po yung sinasabi ko. Isang araw magugulat ka, nasa inyo naman ako. Pati yung mga nag-backslide na ngayon umiinom ng alak, pupuntahan ko yan. Magbabaon ako ng organic coffee. Inuman tayo hanggang umaga, walang tulugan. Ito, organic coffee, timplahin mo yan. Tama na yung red horse na yan. Pupunta ako, hindi po ako nagbibiro. Sanay akong humayo kung saan-saan. Hanay akong mangaral kung saan-saan. Sanay akong magturo ng Malacanang. Sanay akong magturo sa mga polis, sa kasundaluhan, sa mga politician. Sanay akong magturo, pero sanay din ako magpunta sa mga putikan, sa mga magiinuman kami. Red Horse ang iniinom mo. Palitan natin yan. Ito, organic coffee. Anong tatak niyan? Totoo po. Kaya minsan nagugulat yung mga kapatiran, may kumakatok sa kanila,
tao po, sino po yan? Nagulat siya na bigla akong dumating. Oh, kayo po pala. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Oh, sweetheart, ilabas mo yung shop. Ah, andito ang lingkod ng Panginoon. Totoo po ito. Sweetheart, initin mo yung shumay. Tapos, ayaw umupo. Saan po kayo pupunta? Pipili ako ng mainit ng pansit sa labas. Masarap po. Inatbag po, hindi naman yung pansit ang pinunta ko. Hindi naman yung shumay ang pinunta ko. Hindi naman yung shumay ang pinunta ko. Kayo po ang pinunta ko. Eh, pagpupunta ka, hahayo ka. Shumay, shumay, shumay. Shumay, shumay, shumay. Wala ka. Kaya hindi nyo nakikita ang maraming lingkod ng Diyos hindi pinapagpala, up and down. Kasi hindi ayos ang puso, hindi ayos ang buhay eh. Ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang puso mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Amen. Eh, ganun lang. Ayusan lang ng buhay yan, ayusan lang ng puso yan. Di ba? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Be right in the eyes of God. And God will bless us abundantly. Have a heart to bless, not to take. And in return, the Lord will bless you. And people will also bless you. Kaya paghahayo ako, iniisip ko palagi, Lord, sa lahat ng pupuntahan ko, pagpalain mo po sila. Eh, sa dami ninyo, buong Pilipinas, buong mundo, paano mo papasyalan yan? Nung nagpunta ako ng Thailand, nataranda yung ating pastor doon eh, nasang mundo sa akin. Sabi niya, hindi po ako nakatulog, excited po ako. Ganun ba? Totoo pong lahat yun. Mabuti po ang Panginoon. Amin po ba? Amen. The Lord will open the heavens, the storehouses of His bounty. Naku, ang haba na natin. Ha? Ituloy na natin, ha? Okay lang? Yan. Napahaba ako. Sige, tawa kayo ng tawa. The Lord will open the heavens, the storehouses of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. Magpapautang ka pero hindi ka mangungutang. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Nasa ibabaw ka raw, wala ka sa ilalim. Kahit saan ako magpunta, nagpunta ako ng Davao. Pagdating ko ng Davao, nakaupo akong ganun. Tahimik lang ako. Nagulat ako, biglang nag-announce sa mikropono. Nire-recognize ako. Nagulat ako. Bakit ako nare-recognize? Umattend lang naman ako dito. Nagkakape-kape nga lang ako kanina, tapos nire-recognize na ako. Nakikinig pa ho ba tayo rito? Inikot natin yung 10 provinces ng Davao. Ng Mindanao. Pinuntahan natin yung mga Sultan Kudarat, North Cotabato, Lake Cebu. Inikot natin lahat yan. At iikotin natin pong muli. Amin po ba? Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Complete blessing and complete obedience, this is the requirement. If you fully obey the Lord your God, complete obedience. Complete obedience, complete blessing. Not partial obedience, but complete obedience. Not obedience today, and tomorrow, disobedience. Hindi ganon. Susunod ka ngayon, bukas susuway ka. O yung antagal-tagal mong sumunod, susundin naman ako eh, hintayin nyo lang. Hindi ganon. Hindi rin yung susunod ka, kalahati lang. Hindi ganon. Not partial obedience, not obedience today, and disobedience tomorrow. But full obedience, complete obedience. Amin po ba? Yun ang hinihingi ng Panginoon, complete obedience. Pakisabi, complete obedience. Not partial obedience, not delayed obedience, not obedience today, and disobedience tomorrow. But, complete and continuous obedience. Last verses na babasahin ko. Genesis 22 verse 15 up to verse 18. Genesis 22 verse 15 up to verse 18. When Abraham decided to offer his one and only son Isaac to God, in obedience to God, ito ang panahon na pinagpala siya ng Panginoon.
hanggat hindi ka sumusunod sa Diyos, hanggat hindi mo ibinibigay ang para sa Diyos, ano mong dapat mong ibigay ay kaputandog, ayaw mo, at mas lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon, pag first fruits, pag ayaw mo, mahihirapan ka pagpalain ng Diyos. Pag pinapag full-time ka, ayaw mong mag full-time, o may pinapagawa sa iyo ang Diyos, may pinapapuntahan sa iyo ang Diyos, may pinapaalis sa iyo ang Diyos, kung ano alam mong pinapagawa sa iyo ng Diyos na hindi mo ginagawa, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Genesis 22, verse 15 up to verse 18. The angel of the Lord, listen very carefully. In the Old Testament, if you will read the angel of the Lord, hindi yun angel, yun po ang Diyos mismo. If you will read the angel of the Lord, hindi yun angel, ang Diyos mismo yun. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son. Amen? Hindi mo pinagkait yung hiningi ko. Yung kaisa-isa mong anak na hiningi ko, hindi mo pinagkait. Naniwala kang sa akin, nagmula yan, ibabalik ko yan. Na kahit katayin mo yan, bubuhayin ko yan, pararamihin ko yan, nagtiwala ka sa akin. Yun ang hinihingi ng Diyos. Complete obedience. Full obedience. Kaya hindi papasa yung mga hyper-grace teaching ni Joseph Prince ng Singapore. Eh. Maling aral yun. Nakikinig pa ba tayo? If you fully obey, tanungin mo ang Diyos. Kausapin mo siya mamayang gabi. Makipag-heart to heart ka sa Kanya. Lord, ano ang gusto mo sa buhay ko? Ano ang plano mo sa buhay ko? Ano ang gusto mong mangyari? Tumatanda na ako. Lumilipas na ang panahon. Ang tagal ko ng Kristiyano, up and down ako. Atras abante, parang escalator, parang elevator. Ano ang plano mo? Ano ang gusto mo sa buhay ko? At ngayong year na ito, gagawin ko na. Kausapin mo siya. Makipag-heart to heart ka. Pag kinakausap ka ng asawa mo, sandali lang ha, mag-usap muna kami ni Lord ha, maya usap tayo ha. Pagsapin mo siya, makipag heart to heart ka sa kanya. So hiningi ng Panginoon, God commanded Abraham to offer his one and only son, his dear son Isaac, to offer to God. And Abraham obeyed God. So have a heart to heart to God, talk to Him. Makipag-usap ka sa kanya. Lord, ano po ba talaga ang gusto mo sa buhay ko? Ano ba ang plano mo? What is your plan for my life? Who am I in your sight? In your sight? Ano ang gusto mo? Anong plano mo sa buhay ko? Anong gusto mong mangyari? Ano ang gusto mong gawin ko? Anong gusto mo talaga? Makipag-heart to heart ka sa kanya. At kapag sinunod mo siya, at yung alam mo nang iniuutos ng Diyos, sinunod mo na yon, yung ikaputandog, yung first fruits, ay nako, matindi ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Alam nyo, nung ating Minister of Compassion, sumunod ako eh. Nag-withdraw ako ng konti lang. Siguro, mga 10,000 siguro, approximately, nag-withdraw ako. Sabi ko, sinama ko si J.I. tsaka si Mai, withdraw kami. Withdraw ako. Tapos, namili kami. Ibigay natin sa tumana yan. Nagsimula tayong tumana. Ano mo sabi sa akin ng Panginoon? Konti lang ang pera mo. You have only limited resources. Pero pararamihin ko yan. Amen? And nagsimula lang ako, nag-release ng more ng approximately 10,000 lang na-release ko eh. May tao pa ho ba rito? Ang dami ng ulindiga, ang dami ng sumunod, di ba? May tao pa ho ba rito? Ang dami ng sumunod. O ngayon, yung pitaka ko, ang kapal, grabe. Puro resibo eh. Again, Genesis 22, verse 15 after verse 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time, and I said, I swear by myself, that declares the Lord. Kanino siya nanunumpa? Sa sarili niya. Eh, wala nang mas mataas sa Diyos eh. Nobody is above God. So God is swearing, taking an oath, making a pledge to himself. Wala nang tataas sa kanya eh. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely, say it, surely, bless you and make your descendants, pag sinabing surely, sigurado, as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies
and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Sige, no? Hindi lang siya pinagpala ng Diyos. Galatians 3:26-29. Galatians 3:26-29. Genesis 12:1-3. God did not only bless Abraham, but God made Abraham a blessing to the world. Ang sarap nun, di ba? Hindi ka lang naligtas. Amen? Niligtas mo pa sila. Hindi ka lang gumaling, pinag-pray mo pa ang kagalingan nila. Hindi ka lang ginawan ng Lord ng himala, ginawan mo pa rin sila ng himala. Hindi ka lang naglingkod sa Panginoon, inudyokan mo pa silang maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. So, you become a blessing. You know, God does not want, God does not want only to bless us, but God wants also us to become blessings to the world. Called to be a blessing. Yun yun. Tinawag ka para maging pagpapala. Di ba na? Kaya alam nyo nung namigay tayo ng relief operation, nag-donation drive tayo, iyak ako ng iyak eh. Nakita ng mga kapatid dyan, iyak ako ng iyak dito. Kasi tuwan-tuwa ako sa Panginoon eh. Eh magkano lang naman yung winidraw ko? Approximately 10,000, mga 10,000 lang naman ang winidraw ko. Eh pagkatapos nun, daang-daang libo na ang dumating na pera, di ba? I mean, not money. Goods, di ba? Goods, I mean. Oh. Ang dami na, isipin mo, napakabuti ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Siguro lalo na kung 1 million ang winidraw ko, no? Makapag-withdraw nga ng 1 million. Amen. Grabe, yung picture ko, itatapat ko lang sa ATM machine yan eh. Give me 1 million. Glory to God. Itao pa ho ba rito? So, complete obedience. Complete blessing. This year is a year of great rewards, great blessings and promotions for us. So, have a complete obedience, not disobedience, not partial disobedience, not obedience today and disobedience tomorrow, not delayed obedience, but continuous and complete obedience. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Yumuko at pumigil. Huwag na ho tayong lumakad. Huwag na muna tayong mag-CR. Huwag na muna natin kausapin kaliwat ka ng ligot at harapan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Jesus. If you want to cry, just cry. It's okay. Let the tears run on your cheeks. If you want to kneel down before God, do it. If you want to offer your life to the Lord, do it. If you want to offer your life to the Lord once again, do it. If you want to commit and surrender your life to the Lord more, do it. Generation to those who love me, sing it again. Now therefore, keeping his covenant of love to
1,000 generations to those who love me, to those who love me, to those who love me and keeps His command. Declare with me, He is a faithful God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 na ito, pasalamatan mo ang Diyos, buhay ka pa. Malakas ka pa. At pasalamatan mo ang Diyos, pinagagaling ka niya ngayon. Pinapatawad niya ang kasalanan mo, binabago ka niya. Pasalamatan mo ang Diyos, aleluya, na dakilang bagay ang ginagawa ng Panginoon sa iyo sa oras na ito. Pasalamatan mo ang Panginoon. At dakilang bagay pa ang gagawin sa iyo ng Diyos sa oras na ito. Jeremiah 29 verse 11, it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So receive your salvation. Receive the forgiveness of your sins. Receive your deliverance. Receive the holiness of God, the righteousness of God. Receive it. Receive the healing of God. Receive the miracle of God. May problema sa breast mo, pinapagaling ka ng Diyos. Believe me, impaired hearing, the Lord is healing you this day. Knee problem, the Lord is healing you this day. All kinds of sicknesses and diseases, hindi ko na po maiisa-isa. Even a hearing problem, the Lord is healing you this day. So take your healing now. Take your miracle now. Receive your healing now. As you receive God's forgiveness, as you receive God's eternal life, so receive your healing now. Receive your miracle now. At sa oras na ito, Satanas, lahat ng mga bisyo, lahat ng kasalanan, lahat ng kamalian, lahat ng karamihan, lahat ng kahalayan, lumayas ka! Pati yung COVID-19 na iyan, another strain ng coronavirus, lumayas ka! Korupsyon, pagnanakaw, pandadaya, Judas Spirit, lumayos ka! Pang-aado ng Diyos, pang-divide ng church, lumayos ka! Mga false teachers, mga false preachers, lumayos ka! Sa pangalan ni Kristo Jesus, mga sakit, mga karamdaman, layas! Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng mali sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, sa aming mga kapatiran, maging espiritu ng pangungutang at hindi pagbabayad ng utang, lumayos ka! In Jesus' name, the Son of the Living God. Urababakanda rarabasyanda, o mga backsliding spirit, layas sa pangalan ni Kristo Jesus. Gusto namin sabihin sa iyo, Satanas, ligtas kami. Ang aming pamilya ay ligtas. Ang mga nanghina ng lamig, nangawala, natumba, nangawasak, nakadurog pansamantalay, binabalik ng Panginoon. Ang mga ninakaw na church sa KOJ, binabalik ng Panginoon. Ang mga ninakaw na tupa, binabalik ng Panginoon. Ang mga ninakaw sa amin ni Satanas sa pag-aaral, trabaho, negosyo, binabalik ng Panginoon. Pinagagaling kami ng Diyos, pinapagpala kami ng Diyos, pinapasagana kami ng Diyos, pinapagdagumpay kami ng Panginoon. Maraming sasakyan, maraming tahanan, magagandang iglesia. Iikutin namin buong Pilipinas, buong mundo. Hallelujah, maraming kita. Urarabakan na maraming customer, maraming benta. Matitinding promotion. More promotions, more victories, more blessings, more rewards are coming to us. Urarabakan na rarabasyanda. At susunod kami sa Diyos. At patuloy kaming susunod sa Diyos. Urarabasyanda. Hindi kami sasama sa iyo, Satanas. Hindi kami papanilang sa iyo, Satanas. Tuloy-tuloy ang paglaki, paglako, paglako, paghayo, pagdami namin. We will not join you, devil. We are saved in Jesus' name. We are healed in Jesus' name. We are strong in Jesus' name. We are obedient to God. Hallelujah. Obedient to God in Jesus' name. Promoted, victorious, glorious. Hallelujah.
Oh, raraba shiri di biyanda lalabahan nararakyan nararabahanda. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your miracle, for your success, for your victory. What the devil has stolen, you will restore it, God. You will return it, God, to us, Lord, in Jesus' name. We will excel in our studies. Our jobs will prosper. Our business will prosper. Workers are coming. New houses, big houses are coming. Hallelujah. More customers are coming, Lord. More profits, more benefits are coming, God. More souls are coming. More leaders are coming. More full times are coming. More intercessors are coming. More praise and worshipers are coming. Instrumentalists are coming. More leaders are coming. More preachers are coming. Sa oras na ito, walang didilat, manatiling nakayoko at nakapikit. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Tanggapin ninyo ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Bow down your heads and close your eyes and lift up your both hands to God. Hallelujah! Take the glory now. Take the anointing now. Take the presence of the Lord now. Speak in new tongues. Speak in new tongues. Speak in new tongues. Urarabashanda, rarabashanda. Speaking in heavenly language. Be baptized with the Holy Spirit. Urababakanda, rarabashanda. We will take possession of this land. We will take possession of the world. The Philippines is a kingdom of Jesus. And the nations of the world are all kingdom of Jesus. Urarabashanda. We are apostolic people. People of high calling and people of destiny. And this is our time. This is our era. This is our season. Yes, take the glory of the Lord now. Take the presence of God. Take the anointing of the Holy Ghost. Speak in new tongues. Be baptized with the Holy Spirit. Humayo kayo at magpakarami. Magligtas kayo, magpagaling gumawa ng himala. Magpalaya ng mga bilanggo. Magpalaya ng mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Sumasa iyo at sumasama sa inyo ang Diyos. Lumaki ang rep mo, dumami ang laman. Lumaki ang hapagkainan mo, dumami ang masasarap na pagkain. Hallelujah! And Father God, all this salvation, all these eternal lives, Lord, that you have given unto us, all these healings and miracles, all these blessings and promotions that you have given unto us, hallelujah, will only be used for your glory, for the glory of your name, and all glory, Father God, will be given only to your name. No one will be exalted, no church, no ministry, no one will be exalted, but only the name of Christ. Only the name of Jesus Christ will be exalted. Every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Panginoon, iingatan nyo kami sa araw-araw ng aming buhay. Puprotektahan nyo kami sa araw-araw ng aming buhay. You will guide us, you will protect us, Lord. You will be our shield, our buckler, our stronghold, our fortress, O God, in Jesus' name. Maraming pong salamat. Sige po, pasalamatan nyo ngayon ng Diyos. Say thank you to the Lord. Thank you to Jesus. Pura mamakanda. Say thank you to Jesus. Say thank you to the Lord. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa oras na ito. Magpasalamat tayo. Say thank you to Jesus. Say thank you to Jehovah. Say thank you to God the Father. Say thank you to the Holy Spirit. Oh, marami pong salamat, Panginoon. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos ng buhay. And shall we take an offering? Your tithes and offerings to the Lord, your pledges, your promises to God, and your first fruits. If you want to be blessed by God more abundantly, give your first fruits. Yung mga nakikinig at nanonood, mga taga Muntalban, taga Kupang, at saan mang kayong mga lugar pa, ay nagwawas party rin naman kayo, nanonood kayo, pero inaasahan namin kayo naman ang live ngayong hapon sa lugar na ito, alas 2.
Hinihintay, inaasahan po namin kayo para dalhin din ninyo ang inyong mga pangako sa Diyos, ang inyong mga ikapatandog, ang inyong mga first fruits. At yung mga malalayo naman na hindi nyo naman madadala rito, hindi kayo makakadalo kasi lampas na kayo ng 65 o kaya yung masyadong bata o nasa ibang lugar, nasa ibang bansa kayo, ipadala ninyo ang inyong mga ikapo at tandog, ang inyong mga first fruits, ang inyong mga love yous, ang inyong mga promises sa Panginoon. Mag-PM lang kayo. Mag-PM lang kayo at nasabihin namin kung paano niya maipapadala yan. Through China Bank, through BDO, through GCash, through Panawan, Cebuano Lobilier, Western Union. There are so many, many ways para po yan ay maipadala ninyo. Kayo po ay kumontak sa 0998-989-2963. 0998-989-2963 at sa 0917-152-1963. 0917-152-1963. Yung mga chapters natin ha, pakilikom po ang mga ikapuatandog, maging tapat kayo ha, walang Judas, yung mga Judas sa kayo JF, nangawala na yon, so wala nang Judas sa kayo JF, yung mga ikapuatandog, pakilikom lahat yan, iayos lahat yan, mga Bible studies, yung mga pastora, yung mga humahayo, yung love gift na para sa inyo yun, yung para sa akin yun, huwag mong kukunin yun, at para sa pamilya ko, at yung para sa Panginoon, please huwag mong kunin, bilangin mo lang, ilista mo lang, ipasok mo lahat yung mga sobrang yan, no? At pagpunta riyan, i-remit mo yan, ibigay mo sa amin yan, o kaya naman, isend mo rito yan. Kayo po sa iba't ibang lugar, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Bicol, sa ibang bansa, saan man kayo naroon, ipadala nyo pong lahat yan. Amen? Maging tapat tayo sa Panginoon, complete obedience, complete blessings from God. So yung mga nandito ay, sige, tumanggap tayo sa Panginoon. Sabi ng Nehemiah 10:35. Ano ang sabi ng Nehemiah 10:35? If you want to be blessed, no? Abundantly, no? Yung iba nagbibigay ng mga ikapot handog, alam na ninyo 'yan. Malakay 3:8-12, ikapot handog, 'di ba? Malakay 3:8-12. Pero sa Nehemiah 10:35, merong sinabi rito. Sa Nehemiah 10:35, no? Ito yung first fruits. May tao pa ho ba rito? Actually, nakapost na ito sa FB natin, no? So, bagamat si Diyos ay talagang busy sa kanyang pag-aaral, nagpupursigi sa kanyang pag-aaral, isama natin sa prayer and fasting, at makakatulong siya, hindi lamang sa church natin, sa body of Christ, inaasahan na po yan ng marami, yung pong tulong ni Diyos sa darating na panahon, pero patuloy po siyang gumagawa sa ating gawain. At siya rin po yung mga nag-aasikaso ng mga pinupost natin. Nehemiah 10:35. Nakita na ho ba ninyo? Ano ang sabi sa Nehemiah 10:35? Yan, we obligate ourselves to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of every tree year by year to the house of the Lord. Aming inubliga ang aming mga sarili na dalhin ang unang bunga ng anumang aming kita, ng aming mga ani, no? Yan ay ginagawa namin taon-taon, no? Nakikinig pa ho ba tayo? Yan at dinadala namin sa bahay ng Panginoon. So dalhin po natin sa bahay ng Panginoon at makakaasa ho tayo rito. Hindi po ako magnanakaw, hindi po magnanakaw ang pamilya ko at ang liderato ng kayo, JF, ay hindi magnanakaw. At kung merong magnanakaw dito, nawawala, naaalis. Amen po ba? Kasi yung mga magnanakaw, hindi pwedeng manatili na kasama ang mga mabubuting tao. Amen po ba? Mahihiya yun. May tao pa ho ba rito? At kagaya ng sinasabi ko, sa aking paghayo, ay hindi ko iniisip kung ilan ang makukuha ko. At hindi ko iniisip na, naku, maraming papasok natin sin offering. Ilan kaya makukuha ko dyan? Hindi. Ang iniisip ko, paano makapagbigay? Paano makatulong? Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, nung nagkaroon ng pagbagyo eh, nag-withdraw ako kaagad, kulang 10 million minidraw ko. Sabi ko sa anak ko, si J.I. tsaka si Miley, mag-grocery tayo. Tulungan natin si Pastor Atanet at saka yung Tumana. At pagkatapos nun, marami nang dumagsak. Amen po ba? Kaya ngayon, yung pitaka ko, ang kapal eh. Kung hindi, urobisibo. Sa glory to God. So, nalikom na ba natin? Nalikom na ba natin? Yan. Sabi nga sa kanta, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ligli, at umaapaw. So, manalangin tayo. Glory to God. Praise the Lord. Kasi ororoan, ipag-pray mo nga yung binigay nilang mga ikapot handog.
napatingin silang lahat yung pasororohan. Si pasororohan nga, sabi nila. Totoo nga. Dito nga. Parang makita ka. Dito na. Pag malalaki yun, mga milyon-milyon yun. Mga bilyon-bilyon yung binigay nila, ha? Sige po, itas po natin yung ating mga kamay just to be obedient to the word of God at para makita rin ng Panginoon yung ating mga kamay na ginamit sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aking mga kapatid na ito sa kanilang tuloy-tuloy na pagbibigay ng kanilang ikapot handog at ng kanilang mga first fruits. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat alam namin na sa iyo nagmula ang aming kayamanan. Kaya naman, nagtitiwala kami na sa pagbibigay namin na sa iyo ng lahat ng ito, ibabalik mo rin ito sa amin ng higit pa po, Panginoon, sa aming mga ibinigay at higit pa po sa aming mga inaasahan. Kaya naman, Lord, pagpalain mo po ang bawat salapi na aming ibinigay sa gawain ito, Panginoon. Ingatan mo po ito, Panginoon, at i-multiply mo po, Lord God, para ma-provide ang lahat ng pangangailangan ng buong iglesia. At maabot pa po, Panginoon, ang marami pang kaluluwa na hindi pa naaabot sa mga panahong ito. Kaya naman, Lord, sa bawat kamay na nag-abot, Panginoon, ng kanilang mga pagpapala at ng lahat ng kanilang mga ibinigay sa iyo, i-bless mo po, Panginoon, ang mga kamay na ito. Amen. I-bless mo po ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Anuman ang kanilang hahawakan, Panginoon, maging pagpapala ito para sa kanila. Anuman, Panginoon, ang kanilang hahawakan o gagawin, Panginoon, magkaroon ito ng abundant blessing, Panginoon. Umabot sa kasukdulan ng kasaganaan, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Lord God. At sa bawat trabaho, negosyo, at ano pa mang resources, Panginoon, ang mayroon sila, dakilang Diyos, higit na pagpalain mo po sa panahong ito, Panginoon. Amen. Sapagkat sa panahong ito, higit na gagamitin ang mga salabing ito para i-push through, Panginoon, ang mandate ng lingkod mo at ang mandate na ibinigay mo sa lingkod mo. Just to bring the whole earth, the whole Philippines, the whole world to their highest calling, Panginoon, at makasama ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Kaya naman, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga bags, wallets, ATM, Panginoon, lahat ng kahadyero, Lord God, anumang uri ng kanilang sisidlan, Panginoon, at ang kanilang mga kabanang yaman, Panginoon, ay punuin mo, Lord God. I-multiply mo ito, Panginoon, higit pa po, Panginoon, sa mga nangyari at naganap sa kanilang mga buhay. Higit pa sa naranasan nila, Panginoon, ang nakalipas na panahon. Higit pa po sa mga kasaganaang naranasan nila, Lord God, at maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang exceeding and abundant blessing, Panginoon, mula sa iyo. Hinahawakan namin ang mga pangako mo, Panginoon, na sa aming pagsunod sa iyo ay punong-puno ng pagpapala ang naghihintay sa amin at nariyan na nga't paparating na sa amin. Narito na sa aming mga kalagitnaan, Panginoon, at pinangahawakan namin ang mga pangako mong iyan. Kaya naman, Lord, sa bawat masunuring puso at sa bawat masunuring mga kamay na naglagay ng kanilang mga ikapot handog at mga first fruits, Lord God, at ng love for the man of God, i-bless mo po ang kanilang mga buhay. I-bless mo po ang kanilang mga pamilya. I-bless mo po ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. At wala silang ma-question sa iyo, Panginoon, na hindi mo sila pinagpalad sapagkat punong-puno at sumasagana ang kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, overflowing blessings and promotions, Panginoon, ang ibigay mo sa bawat isang naging masunurin sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Salamat po, O Diyos, ng marami. Muli, ingatan mo ang mga salaping ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na kapurihan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang bawat isa po magsabi ng Amen. Ayan. Sama natin palagi si Pastor Roan sa prayer, pati yung mga pamilya niya. Hindi lang siya nag-pray ngayon, nangangaral din niya. Siya pa yung nag-keyboard ngayon, di ba? Isang araw magulat tayo, nagka-tambor rin dito yan. Hindi na kaya. So, dumako tayo sa pangwakas natin na panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Novo. Yan, tayong lahat ay tumayo at dumako tayo sa pangwakas na panalangin. Shall we sing that song once again?
Know therefore that the Lord our God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. At bago tayo maghiwa-hiwalay ha, tuloy ang ating gawain dito every Sunday, every morning, 10 a.m. and 2 o'clock in the afternoon, number 6060, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, boundary of Santo Niño, Paliparan. Ang ating landmark ay Rusty Lopez Department Store. Yan yan. At magpabayaan yung ating mga gawain sa mga bahay-bahay, Acts 2020, lahat ng mga pastor ang humahayo, lahat ng mga Bible study leader, mga worker na humahayo, huwag niyong sayangin yung mga ID ninyo, huwag niyong iburo yan, humayo kayo, at kung wala kayong ID, magpa-ID kayo. Basta ayos ang buhay ninyo at ayos nga ang buhay ninyo at kayo hihayo ng tuloy-tuloy. No, therefore! No, therefore! Hallelujah! Therefore, that the Lord our God is God, that the Lord our God is God, He is a faithful God, He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him, 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 and keeps His commands. Sing it again. He is a faithful God. He is a faithful God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him, Yes, Lord. Thank you. Dahil muli, O Diyos, tinuruan mo ang bawat sa amin, Panginoon, na kung kami lamang, Panginoon, ay magiging tapat at handang sumunod sa lahat ng pinagagawa mo sa aming mga buhay, Lord, ang pagpapala mo ay dadaling sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa insilitang ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang insilita ay buhay. At tunay nga po, Panginoon, na yung salita ay makapangyarihan at nabibigay, Panginoon, ng liwanag sa buhay ng bawat sa amin. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa katuruan mo sa umagang ito. At tunay nga po, Panginoon, na kung kami lamang, O Diyos, ay susunod at gagawin ang perpektong kalooban mo sa aming mga buhay, Lord, wala kang magagawa, Panginoon, kundi ibubuhos mo ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga buhay sa oras na ito. Handa po kami sumunod sa mga pinag-uutos mo. At alam namin, Panginoon, na You will go before us, O God. Bago pa man kami, Panginoon, darating sa aming mga patutunguhang lugar, kung saan mo ipapadala ang aming mga paa, Panginoon, nauna ka na, O Diyos. At alam namin, Panginoon, sa bawat lugar na aming patutunguhan, Ama, kapag itinaas namin ang pangalang Jesus, O Diyos, Lord, gagawa ka ng himala sa aming kalagitnaan. At tunay na sa tulong ng iyong Banal na Espiritu, Panginoon, ipapakilala mo kung sino si Jesus sa bawat tao na aming patutunguhan na kilang Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nawa ang aming napakinggan, ang aming natutunan sa hapong ito, Panginoon, maging buhay sa puso ng bawat isa na narito. Maraming salamat, dakilang Diyos. Gayon din sa taong ginamit mo, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo, sa tinawag mo sa huling kapanahunang ito upang magdala ng bawat tao, Panginoon, na mayroong mataas na katawagan sa iyong dakilang harapan. Lord, silver and gold we have none, Panginoon. Ang tanging may bibigay namin sa iyo at anda sa kanya, Panginoon, ay ang panalangin na nagmumula sa kaituturan ng aming mga puso. Lord, hindi kami magiging pabigat sa kanya, Panginoon, kundi kami ay magiging kagaanan sa Kanya, O Diyos. Maraming salamat. Bigyan mo kami ng katalinuhan, ng perpektong lakas, O Diyos,
upang patuloy kami makalakad sa pinalalakaran mo sa amin, Ama. Marami pong salamat, O Diyos. Patnubayan mo kami kung paano kami dinala sa lugar na ito, Panginoon. Muli mo kaming ibabalik sa aming patutunguhan. Naligtas, Panginoon. Marami pong salamat. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, at ang lahat ng anak ng Diyos na matagumpay at handang sumunod sa perpektong kalooban ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po, God bless po.